Nung bata ako, sobrang excited talaga ako pagpapalapit na ang Pasko. Excited ako makatanggap ng regalo, excited ako makakain ng masarap na handa, at excited ako sa kung magkanong ibibigay sa akin ng ninong at ninang ko. Ninong, baka naman. At sa tuwing makakarinig ako ng mga Christmas songs, eh lalo ko nararamdaman ang diwa ng Kapaskuhan nung maliit pa ako. Akala ko nung totoo ang mga reindeer at si Santa Claus. At pag naging mabait ka raw sa buong taon, ay bibigyan ka raw ni Santa Claus ng regalo pagdating ng December. Ah, Rudolph, mukhang marami tayong regalawan ngayon ah. Jepoy, magkaroon ng Sharingan. Ah, Rudolph, alam mo ba yung Sharingan? Crazy, Jepoy. Ho, 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 ho. At sa sobrang paniwala ko kay Santa Claus nung bata ako, eh natry ko rin magsabit ng medyas ko sa may Christmas tree namin. Sa pag-aakala, ang pagising ko kinabukasan, ay may regalo ni Santa sa akin. Kaso wala eh. Hello. Ah, buset. Naalala ko rin noon, ginigising kami ng mama namin ng mga 4 a.m. para magsimbang gabi. Jeff, gising na. Simba na tayo. Sige, iwan ka na lang dito. Lo? Eh, sobrang lamig. Hindi, kaya ko to. Lamig talaga. Ma, lamig ng tubig. Ano ba yun, Jeff? Lulub-lub kita dyan. Lo, ba't galit? Sabi ng mama ko, unang buhos lang daw ang malamig. Kaya tinapong ko na lang yung unang buhos. Eh, kaya ko to. 1, 2, 3. Woo! Ah! Oh, pinag-init kita ng tubig. Oh, Jeff, okay ka lang? Okay lang ako, ma. Di pala masyadong malamig. Sakto lang. Maya-maya ay nagpunta na kami sa may simbahan. Ito pala ang Redemptorist Church sa may Baclaran. At ito naman ang itsura ng loob. At dahil first day, eh dagsa talaga mga tao para magsimbang gabi. At dahil sobrang antok pa ako noon that time, eh hindi ko talaga maiwasang makatulog. Oh Jeff, kumising ka dyan. Alam mo matatapos ng misa kapag kinanta na ang ama namin. Yun yung part na maghahawak-hawak kayo ng kamay ng katabi mo. And then after nun, magsasabihan kayo ng peace be with you sa bawat isa. Ang kulit mo, akala mo dyan, akala mo dyan. Be, di naman masakit. Mas si Jenny na nabuo na to. Jenny, Jeff, ano ba yan? Dito pa kayo sa simbahan nag-aaway. Imbis na magdasal kayo, hindi na kayo sama bukas ha? Yun, kasi yung kulit-kulit mo eh. Sorry na nga. After namin magsimba, eh marami kami nakitang nagtitinda ng puto bongbong at bibingka sa may labas ng simbahan. At kapag nakumpleto namin ang 9 na araw ng simbang gabi, ay binibilang kami ng mama namin ng mga laruan. Yun yung mga 3-4-100 sa Baclaran. Kahit mura lang, eh sobrang tuwang-tuwa na kami noon ng mga bata pa kami. Habang tumatanda tayo, eh nag-iibang konsepto natin pagdating sa Pasko. Malaki nga ang sahod mo pag December, eh marami ka rin namang bayarin. Awit, di ba? Meron din tayong tinatawag na Christmas rush. Ramdam na natin ang Pasko kapag sobrang traffic na sa EDSA, mahaba ng pila sa ATM, siksika na sa mga mall at sa supermarket dahil sa last minute shopping, at sobrang hirap ng makasakay. At maniwala ko siya hindi, na-experience ko lahat yan bago mag-pandemic. Naalala ko nung nagtatrabaho pa ako sa may call center sa may BGC. At sinuwerte yung ma-approval leave ko ng 24, 25 at 26. So December 24 lang ang araw na pwede akong makabiyahe pa uwi sa bahay namin sa Laguna. So umaga ng 24 ay nag-prepare na ako at dala ko na rin ang regalo sa taong mahal ko. At syempre dumaan muna ako ng market para makapag-withdraw. So nakahanap na ako ng ATM machine. Pero sobrang haba ng pila as in. Tapos pag na-tsempo mo pa yung nasa una mo ay napakatagal mag-withdraw. Nakaka-bad trip, diba? Tagal naman mag-withdraw na ito. Ako nga 1 minute tapos na eh. May internet ba dyan? Baka nag-Netflix pa si ate dyan. O baka naman nag-a-updocard pa sa Shopee. Ang tagal eh. Parang gusto nung tumira ni ate dyan ah. Hi, salamat. Lumayos na rin. Yes, it's my turn. Enter PIN. 50,000. De, joke lang. 5K lang laman ang ATM ko. At sa hinabahaba pa ng pila mo, eh biglang mag-offline pa pagdating sa'yo. Okay. So after kong mag-withdraw, eh dumaan muna ako sa supermarket para bumili ng pandagdag sa Noche Buena namin. Ano kaya sa fruit salad? Condense or ibap? Ah, kuya, may stock pa ba kayo nito? Saka magkano to? Hello? Customer din ako dito, miss. Huwag kang syunga. Ay, sorry. Kala ko dito ka nagtatrabaho eh. Nakakatawa yun. Lo, ba't naman ganun? Maya-maya pa ay pumila na ako sa may cashier. At sobrang haba na nga ng pila, eh may mga sumisingit pa. Ang kakapal, di ba? Lo, ayos to ah. Haba ng pila, sisingit. Ama nang, may pila ho dito. Hindi nyo ho ba nakikita? Magpa-price check lang ako. Lolo mo, price check. Pagkatapos nun, eh naisipan ko nang sumakay sa bus. Pagdating ko sa sakayan, eh wala pang bus at sobrang haba na naman ng pila. Ah kuya, dito po ba yung pila papuntang Pasita? Eding yaw.
Maya-maya pa, dumating na ang bus. Lord, sana umabot pa ako. Ah, sir, puno na po yung bus. Wala na po maupuan sa loob. Kung nagmamadali kayo, sir, tayo na lang kayo. Ba't naman ako tatayo? Ang tagal namin pumila dito, tapos tatayo pa rin kami buong biyahe. Ano sir, sakay ba kayo? At dahil wala na akong no choice, napilitan akong tumayo, makauwi lang. Ay, yung mama nakaputi dyan sa dulo, na medyo mataba. Siguro naman, para makapasok yung iba, galaw-galaw. Lang yung buhay to. Maya-maya pa, umandar na ang bus na sinasakyan namin. At gaya ng inaasahan, naipit naman kami sa traffic. At sa tagal ng biyahe, hindi ko na malayan, nakatulog na rin pala ako. Sir, nasa terminal na tayo, baba na po kayo. Lo, nangyari? Pagbaba ko ng bus, bumili ako ng lechon manok pandagdag sa handa namin. Ah, kuya, pabili nga ng isang lechon manok, yung malaki. Alin, sir? Yung jumbo? Hindi, maliit lang. May lechong silso ba kayo dyan? Wala, sir. Sige po, ito na lang pong pinakamalaki. Thank you po, kuya. Kuya, bilisan mo naman uwi na ako. Tatadin ko na po ba, sir? Ay, hindi. Gilingin mo, kuya. Gusto ko yung durog na durog, ah. Joke lang kuya, hindi ka naman mabiro eh. Huwag mo na pala i-chop, ngangat-ngatin na lang namin yung pag-uwi. At pagkatapos ng nakakapagod na biyahe, nakauwi na rin ako sa bahay namin. Andito na si Dada. At nakita ko na rin ang pinakamamahal ko. Dada! At napauwi lahat ng pagod ko nung makita ko na ang anak ko. Sabi nila, habang tumatanda tayo, palungkot na ng palungkot ang Pasko natin. Siguro kasi masyado na tayong busy sa mga bagay-bagay tulad ng trabaho at mga bayarin. Kaya hindi na natin masyadong nararamdaman ang Kapaskuhan. I-enjoy lang natin ang buhay. At kahit gano'n pa tayo kalungkot, ituloy pa rin natin ang diwa ng Pasko. Sabi nga nila, it's better to give than to receive. Dahil yun naman talaga ang diwa ng Kapaskuhan. Ang pagmamahalan at pagbibigayan. Malagayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyong lahat. Merry Christmas din po sa lahat ng mga manggagawang kumakayod kahit sa araw ng Pasko at bagong taon. Sa lahat ng driver at konduktor, sa lahat ng nagtatrabaho sa supermarket, sa mga nagbabantay ng tindahan, at sa lahat ng call center na naka-duty ngayon, Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat. Thank you din po sa mga animators na nakasama ko sa video na to. Kay Chomi Animation, kay Rio Animation, at kay Idol Toons, maraming salamat po. May special appearance din kila Idol Gons and Fly, kay Idol Omgrad at Korean Animation. Maraming salamat po. Check their links on description box below.